Purihin ang Diyos. Ngayong umaga ang dapat na mangangaral sa atin si Pastor Norman. Ngunit ako dapat ay pupunta sa Bulacan. Kaya lang nagbego po ako sa Bulacan. Sabi ko wala po akong magdadrive sa akin. Kaya sa kabutihang loob ni Pastor Norman, sabi niya, sige, babalik na lang ako sa Bulacan. At siya ngayon na sa Bulacan. Kaya lang ang hamon niya sa akin, walang mga ngaral sa kainta. Sabi ni Pastor Vince, di ikaw na, brother. Kaya nandito po ako muli dahil yung, although binigyan ako ng limited time na para mapag-aralan tong passage natin ngayong umaga, pero simulat sa pulpa naman habang dinasabi ni Pastor Vince yung mga outline pinag-aaralan, ay nag-aaral na po ako noon. At kaya hindi rin po ako nag-ahol sa panahon sa pag-aaral at sa biyaya ng Panginoon nawa ay maitawid ko sa inyo ng buong katapatan ang naisabihin ng Panginoon sa atin. Tayo po ay nandoon sa awit, ika-pito. Ayoko pong basahin uli sa Tagalog. Ngitan niyo yung ano. Mamaya basahin natin unti-unti sa Tagalog, pero sa mga sandaling ito, kasi ako po ay pinanganak atang bulol, kaya magkakasasayaw ang dila ko pagka binasa ito. Yan yung payaga, basahin ko po sa inyo sa English. Psalm 7, a shigayon of David, which he sang to the Lord concerning Cush, a Benjamite. Verse 1, O Lord my God, I take refuge in you. Save and deliver me from all who pursue me. For they will tear me like a lion and rip me to pieces with no one to rescue me. O Lord my God, if I have done this and there is guilt on my hands, if I have done evil to him who is at peace with me or without cause, have robbed my foe, then let my enemy pursue and overtake me. Let him trample my life to the ground and make me sleep in the dust. Arise, O Lord, in your anger, rise up against the rage of my enemies. Awake, my God, decree justice. Let the assembled people gathered around you rule over them from on high. Let the Lord judge the people. Judge me, O Lord, according to my righteousness, according to my integrity, O Most High, O righteous God, who searches the minds and hearts, bring to an end the violence of the wicked and make the righteous secure. My shield is God Most High, who saves the upright in heart. God is a righteous judge, a God who expresses his wrath every day. If he does not relent, he will sharpen his sword. He will bend and string his bow. He has prepared his deadly weapons. He makes ready his flaming arrows. He who is pregnant with evil and conceived trouble gives birth to disillusionment. He who digs a hole and scoops it out falls into the pit he has made. The trouble he causes recalls on himself. His violence comes down to his own head. Verse 17, I will give thanks to the Lord because of his righteousness and will sing praise to the name of the Lord Most High. Dakilang Diyos, pagpalain mo po ang mga salitang nabasa, tulungan mo kami, maunawaan namin na ang pagkakaroon ng isang pusong may katapatan sa iyo ang magbibigay ng pagkakataon upang maranasan namin kung paano mo kami ipagtanggol sa gitna ng mga akusasyon maaring binibigay sa amin na walang dahilan. Mga maling, mga akusasyon na walang matibay na basihan.
gaya po ni David, tulungan mo kami. Maging makabuluhan po sa amin ang pag-aaral ngayong umaga upang matuto kami na kung kami ay dadako man sa mga pagkakataon na kami ay sinasabihan ng mga bagay na hindi po naman kami gumawa, alam po namin ang aming gagawin. Salamat po. Dakilang Diyos, sa pangalan mo, Jesus, itong aming dalangin. Amen. Yung verse 7, yung first two verses niya, dito na sa ad yung nabuod kung ano yung nangyayari kay David, yung akusasyon na binigay sa kanya. Sabi dun sa verse 1, O Panginoong kong Diyos, sa iyo manganlong ako, ligtas mo ako sa lahat na nagsisihabol sa akin, palayain mo ako. Baka lurayin nila na gaya ng leon ang aking kaluluwa at nalurayin ito habang walang magligtas. Apparently, nasa bingid ng alangan si David at dahil sa mga ganitong sitwasyon na ang paghihinagpis niya, binibigyan siyang mga maling akusasyon. May mga nagsasabi sa verses 3 and 4 na ginagawa niya itong mga bagay na to, pero sabi ni David, hindi ko ginagawa yan. Ang punot dulo na to, maraming mga maling akusasyong sinasabi kay David at ngayon, siya ay naghihinagpis. Yung word na binasa ko sa una, hindi to bahagi ng someone, yung word na shigayon. Walang tunay na, miski mga Bible scholars, makapagbigay ng paliwanag kung anong ibig sabihin nitong salitang ito. Shigayon. Pero marami nagsasabi na maaring ito ay, kung titignan nyo itong New International Version, sabi maaring ito ay musical term, no? Pero may iba nagsasabi ang word na to, kagaya ng ginamit ito dun sa Habakuk. Although Habakuk is plural in sense, ang Habakuk, makikita nyo, ito yung lamentation ni Habakuk, yung propeta, no? Si Pastor Vince din, nung binigay niya sa aming note, ang word na nagre-representa ng lament. Lamentation. Yung bang, naranasan nyo ba yun sa buhay nyo? Naghihinagpis kayo. Yung bang, naghahalo yung inis nyo sa puso kasi may mga sinasabi, may mga naririnig kayong binibintang sa inyo na hindi naman totoo. Mga fake news. Naramdaman nyo. Tapos kayo yung sentro nun. Tapos, hindi nyo alam paano didepensahan ang sarili nyo. Diba? Si David, makikita natin nasa ganung pagkakataon. Sabi niya, may gumagawa na ito sa kanya at ito yung si Cush, yung isang Benjamite. Ngayon, sa Bible din, tinignan ko sa mga komentaryo, walang siguradong nakapagsabi kung sino si Cush. Ang sigurado dito, siya ay Benjamite. No? Siguro alam niyo kung sino yung mga Benjamite. Ang pinakasikat sa mga Benjamite ay si Brother Manny? Sino? Hula. Si King Saul. Benjamite yan. Si King Saul. Kaya may mga komentaryo nagsasabi, lumiikot lang yan dun sa mga na pinakilala sa Bible na mga Benjamite, no? Na makita natin, kung babasahin nyo yung 1 Samuel chapter, yung buong 1 Samuel na lang, halimutan ko yung pisa ng chapter 11 ata, yung, basta't mula chapter 1, makikita nyo yung relationship ni David among the Benjamites. Kasi, ang unang Benjamite na nakilala natin dito na very popular, si Haring Saul. No, si Haring Saul. Tapos nung sa 2 Samuel, nabanggit ko ata ito noong nakaraan, may isang Benjamite din na nag-rebelde si Absalom. No? Pinabauna niya ng mura at masasamang salita si David, si Shimei. Diba? Sinabi niya, ikaw ay mamamatay tao. You're a scoundrel. Yeah? Habang si David ay lugmok sa kanyang nararanasang kalungkutan dahil sa nagre-rebelde yung kanyang anak na mahal na si Absalom. May isa pang Benjamite sa Samuel na sinabi yung sa 2 Samuel chapter 20, yung Benjamite na nagrebelde sa kanya, si Sheba.
Hindi tinanggap yung kanyang pagiging hari, sabi niya, sa mga taga-Israelites. Kasi sampu yung tribes ng Israel, Juda, isa lang naman. Sabi niya, balik na tayo sa ating mga bahay at wala tayong kabahagi diyan sa kay David. So yun lang ang medyo prominent sa Bible na sinasabi mga Benjamite. At kung babasahin mo itong pagmamaktol o paglabas ni David ng kanyang lamentation, no, ito'y patungkol sa mga Benjamite. May isa akong nabasang commentary. Sa sobrang dami nang nabasa ko, nakalimutan ko na kung sinong author. Pero sa kanila, sinabi niya na ang Talmud, ito yung ceremonial at saka moral laws ng mga Hudyo, at saka dito din yung mga legends ng mga Hudyo. This is not a Bible. Pero sa Talmud, si Kush ay in-identify na si Saul din. Ang tatay ni Saul, ang pangalan, Kish. So, medyo, kung pagdidikitin, Kish and anak niya si Kush. Hindi, pero sabi ko nga, walang sino mang nakapagsabi ng totoo, eto nga yan. No? Kaya lang, gusto kong banggitin to para madala ko din kayo sa pagkakataon. Maramdaman nyo yung lamentation ni David. Ano ba itong nangyayari kay David? Kasi maganda makita natin yung picture na yan kasi sa bawat isang buhay meron tayo. Darating at darating may mga pagkakataong nararanasan natin yung ganyang sitwasyon. At kung naranasan natin na may mga maling akusasyon sa atin, pagbibintang na nasasaktan tayo, maganda na sa Biblia tayo kumuha ng patnubay. Ano ba dapat natin gawin? Ha? Pagka ganun, gera na to. Baranggaya na to. Korte-korte na to. Ganun ba yung tinuturo ng Biblia? O may hamon na binibigay sa atin ng Biblia? May hamon na binibigay sa atin ng salita ng Diyos na effective. Technique na sinabi ng salita ng Diyos kapag sinunod natin, makita natin kung paano tayo ipagtanggol ng Diyos. Na ang Diyos mismo magtatanggol sa atin. Alam niyo, si Saul kasi, minsan, maraming benefits na ginawa sa kanya si David. Maalala niyo siyempre nung una, hinahamon ni Goliath yung buong tribon ng mga Israelites. Si Saul ang pinakamatangkad, siya yung pinaka-ready para lumaban doon kay Goliath, pero natakot si Saul kasama ng mga general nila. Pero nung narinig ni David yung hamon ni Goliath, ang pumalag lang si David. Sabi niya, ako lalaban dyan. At alam natin yung story at tinalo ni David si Goliath. At mula noon, naging prominente si David doon sa kaharian ni Saul. Doon pumasok kasi magkaibang tribe sila eh. Pero ngayon, apparently, the favor of God was with David. Kaya nga, doon pumasok yung David sa istorya ng buhay ng mga taga-Benjamite. Pagkatapos noon, naging paborito siya ni Saul. Kapag may masamang spirito si Saul, no? Torment siya, si David ay iniimbita niya para tumugtog at siya ay nakakatulog. So worshipper talaga si David. Hindi ko alam paano tumugtog ng harp si David eh. Siguro habang nagpapasyal siya dun sa pastulan, yun yung favorite niya, kumakanta siya. Eh, hindi kagaya natin, baka tayo kumakanta lang for our own listening pleasure. Pag narinig na ng iba, nabibisit na. Pero si David apparently has a very wonderful spirit within him. Na miski yung pagtugtog niya dun sa mga taong parang hirap o stress na pag-provide ng healing. Kaya lang, minsan, noong pagkatapos ng laban, si David ay naging general na na-promote na dun sa army, naging part ng sundalo na ni Saul. Minsan, noong pagkagaling ni David sa labanan at natalo nila yung mga kalaban, yung mga babae ng Israel, kumakanta sila at dito nag-selos si Saul. Sabi nila, Saul has killed his 1,000, David his 10,000. Mula noon, medyo iba na to. Kasi parang trono na ng Israel ang pinag-uusapan eh. Paborito ni, kung si Saul lang ang tatanungin, ang papalit sa trono sa kanya si Jonathan.
Pero si Jonathan naman, kaibigan ni David, at si Jonathan mismo, believe siya na unawaan niya yung plano ng Diyos na hindi siya yung sa trono, kundi si David. Bali, maganda yung, sabi ko nga, magandang magbasa ng Old Testament. When you read an Old Testament, yung mga istorya, hindi yung mga fake news yan. Mga totoong storyang nangyari yan. Pinagpapahiwatig na sa dakong huli yung pagtitiwala natin sa Diyos, yung pagiging matapat natin sa Diyos, lahat may reward yan eh. So, anong nangyari ngayon? Si, mula no, nagselos na si Saul. May time nga habang tumutugtog si David eh, nahawakan ni Saul yung spear. Ano yung ginawa niya? Binato niya kay David eh. Buti na lang, mabilis yung bida natin, nakailag. Hindi siya namatay. May mga pagkakataon na si David pinupurso talaga ni Saul, parang pray niya. No? Kaya nga, one time kasama ni Saul yung 3,000 niyang magigiting na mga sundalo. Pagkatapos na si David ay umalis dun sa palasyo, no, upang hulihin at patayin si David. Kaya lang nung pagkakataon na hinahabol nila, nung mako-corner na nila si David, si Saul ay nakaramdam ng kailangan niya ng call of nature. No? Kaya pumasok siya sa kuweba. Hindi niya alam na si David pala nasa loob ng kuweba na. Habang nire-relieve niya yung sarili niya, ginawa ni David, pinutol niya yung kapiraso, yung corner ng robe ni Saul para sabihin, yung paglabas ni Saul, pwede kitang patayin pero hindi ko ginawa. Diyan pumasok yung touch not the Lord's anointed. Yung word na yon naririnig nyo lagi. Galing yan kay David. Sabi ni David kay Saul pertaining to, huwag mong saktan ang anointed ng Lord. Kay David, malinaw ang kanyang intensyon, ang puso niya ay totoo, na si Saul ang hari na tinalaga ng Diyos at hindi dapat saktan. Siya'y dapat ingatan. Nung narinig ni Saul yun, na may witness pa, may putol pa ng tela dun sa kanyang robe, sabi niya, David, I'm sorry. Sabi niya, matuwid ka. Patawarin mo ako. So, hindi natapos yung ganun pagkakataon. Long period. Pagkatapos, isang panahon din, dun sa isang desert, una sa in Jedi na desert. Yung pangalawa sa isang desierto din, mga corner na nila si, nag-camp sila dun sa isang desierto, Kispa ata yun, nasabang natutulog si Saul, pinuntahan siya ni David at saka yung mga sandalo niya kasi nandoon si Saul para patayin uli si David, pero napuntahan ni David, kasama niya si Abishai ata yung kasama ni David. Pumunta sila doon para kinuha nila yung espada ni Saul at saka yung water jug ni Saul. At pagkatapos sinabi nila, hawak namin to. Pero hindi namin sinaktan yung hari. Sinabi ni David, yung mga sundalo mo, Haring Saul, hindi ka binabantayan. Habang natutulog ka, tulog din sila. Pero sa lahat ng ito, pinapakita ni David na yung puso niya, it is with integrity. Ang puso niya ay matapat. Kaya nga, sa feeling ko, sa pananaw ko, yung Benjamite na sinasabi dito ni David, no, on the account of Cush, the Benjamite, sabi ko, malamang si Saul yun. Maaring mali ako, kasi hindi naman talaga malinaw sa Biblia. Pero pag mali ako, siguro, pagpanik natin sa langit, sabihin ko sa inyo, sabi ng Lord, ay, mali yung sabi mo, hindi yan si Saul. Sabihin ko sa inyo, sorry. Tao lang, hindi ko alam lahat. Pero gusto ko lang bigyan ng tamang konteksto itong mga pangyayaring ito kasi mas ma-appreciate natin. At siguro mas mararamdaman natin sa buhay natin na may mga ganitong pangyayari talaga. May mga sinasabi sa atin na hindi naman totoo. Akusasyon na wala namang basihan. Ang malupit nito, may mga naniniwala at lalo nagdudulot sa atin ng kapanglawan ng ating puso. Mas lalong lumulungkot tayo. Hindi perpekto itong mundong ginagalawa natin eh. Nangyayari yung mga ganyang bagay. Pero kapag nangyari nga, anong gagawin natin? Barangaya na yan. Ano tayo kay, dati Kapitan Sulit sa New Regis. Punta tayo kay Kapitan Janine. No? Para makipagbarangayan. Sa akin, sabi ko, nangyari din sa akin yan. Pero, pasalamat ako sa Panginoon. Gaya ni David, dapat sa lahat ng sitwasyon,
tayo ay maging matapat sa ating kalooban. Sabi ni David nung nangyayari yan, O Lord, my God, I take refuge in you. So, pag kami mang ganitong pagkakataon, kanino tayo manganlong? Kanin sa kaibigan natin, asawa natin, sa church natin, sa pastor natin, kay Brother Manny. I take refuge in you, Lord. Kasi minsan kapag ka, di ba may mga ganong akusasyon, ang kalamitan natin, sasabihin natin yung reklamo natin, hinagpis natin, sabi na natin sa office mate natin, sabi na natin sa boyfriend natin, nasabi na natin doon sa mga classmates natin, nasabi na sa opisina natin, nasabi na natin sa buong barangay, nasabi natin sa buong simbahan, lahat. Pero hindi man lang natin naidulog sa Panginoon. Parang tunay na siya yung manganlong sa atin. So, napaka-importante yung puntos na ni David dito. Kasi si David, alam ko, hindi niya binabaliwala itong nangyayari sa kanya. Gaya sa atin, syempre, pag may maling akusasyon sa atin, masakit sa atin yon. At hindi natin dapat kailanman baliwalain. Diba? Ewan ko kung may mga maling akusasyon sa inyo na kaya nyong baliwalain. Iindahin nyo eh, diba? Iindahin nyo. Pero, seryosohin man natin. Dapat pinakaseryoso, dadali natin yan sa Panginoon. Sa kaso ni David, serious to kasi tinatanong dito, kine-question dito yung integridad ni David. I-leader siya ng Israel eh. Siya yung tagapagtupad ng batas ng Israel. Ang nakataya dito, yung integridad niya. Pag na nagduda yung mga tao sa integridad ni David, yung kakayanan niya maging makapagpatupad ng batas bilang leader, maging moral, no? Maging example ng mga tao, ito ay isang pagkakataon para sa mga tao magrebelde. May mga ganung posibilidad na mangyari. Kaya nga, how do you deal with the situation, no? Pagka nagprotesta ka openly, no? Pagka nagsabi ka kung kanino, siniraan ka, tapos dinepensa mo ang sarili mo kung kani-kanino, na nag-aabang ka lang ng tricycle, nakita mo isang tao, sinabi mo, ganito-ganito kasi yan. Lalong dumadami yung, lalong naiintriga yung mga tao, lalong lumalaganap yung kamalian. Hindi po ba? Kasi minsan sabi nito, sabi mo, sabi hindi, walang katapusan na kwento. Never-ending storytelling alay. Yung nangyayari. Hindi nakakatulong sa sitwasyon, di ba? Hindi mo dapat gawin yon. Di ba? The best thing to do is really to bring the matter to God. Dali natin sa Diyos. Isang maganda pagkaginawa natin yung bagay na ito, dinala natin sa Diyos. Kasi yung mga kasinungalingan, mga fake news, maling akusasyon, maaring makapandaya yan ng tao. Maaring may maniwala sa kanila, yung tao, yung mga kasama mo dati. Maaring kang pagdudahan. Pero when you bring it to God, God knows everything. Hindi madadaya ng fake news. Hindi madadaya ng maling akusasyon ang Diyos. Kaya nga, good thing about false accusation, it may deceive or convince your fellow men, but it will never convince God. Iyon yung bottom line ng lahat ng to. Ang Diyos hindi pwedeng madaya. Sabi dito sa verse 3 and 4, sabi, O Lord, if I have done this, no? Ito yung mga accusation sa kanya, and there is guilt on my hand, at may kasalanan talaga, ginawa ko talaga, if I have done evil to him who is at peace with me. No? Yung isang taong wala namang problema sa akin, tinaksil lang ko siya, or I have robbed my foe without cause, o nagnakaw ako dun sa mga kalaban ko na wala namang dahilan. May mga pagkakataon kasi sa Bible, halimbawa kagaya nung ni si David, nung papunta siya yung buong tropa niya, habang sila ay nakikipagdigma, iniwan nila sa Siklag at Silkago.
Tapos pagdating doon, yung mga asawa nila, pati yung tropa niya at saka yung properties nila, may nag-raid na Amalekites, dinala lahat ito eh. Kaya nung time na yon, na-discourage yung mga tao pagbalik ni David kasama ng mga sundalo, wala yung mga mahal nila sa buhay, pati yung mga tinatangkilik nila. Nag-inquire ang David sa Panginoon, anong gagawin ko? Habulin ko ba yung mga gumawa nito sa amin o tanggapin ko na lang ng ganito? Sabi ng Lord sa kanya, sige, habulin mo. Mahahabol mo sila. Nung pagkakataon, hinabol ni David yung mga Amalekites, naabutan nila. Nabawi nila lahat yung mga mahal nila sa buhay. At pagkatapos, pati yung mga ninakaw ng mga Amalekites doon sa ibang mga tribo, nabawi din nila yon. Kaya pagbalik nila, ang dami nilang mga possession, pinimigay pa nila yung iba doon sa mga tao. Yun yung pagkakataon nakita ko na may kalaban si David na kinuha niya yung spoils of war. Pero maging sa mga pagkakataong yon, naging tapat si David sa Panginoon. Hindi siya nagkasala. Diba? Kaya nga itong sinasabi ni David dito, ginawa ko ba yan, Panginoon? Kung may ginawa akong ganyan, di, hiyaan mo na lang yung mga lumalaban sa akin ngayon, maabutan ako at mapatay nila ako. Kaya lang sabi sa verse 5, ito yung hamon ni David. Arise, O Lord, in your anger. Rise up against the rage of my enemies. Awake, my God. Decree justice. Diyos, kung ginawa ko yan, ikaw maging hukom ng lahat ng yan. Sabi niya, declare justice. Medyo sa unang tingin, kung tayo naturoan tayo na walang sino man yung inosente, di ba? Romans 3:10, no one is righteous, no one. Pero sa mga pagkakataong ito, ano ba yung sinasabi ni David na parang wala akong kasalanan? Ang sinasabi dito ni David, hindi yung siya ay perpekto at siya ay sinless. Ang sinasabi niya dito, inosente ako sa lahat ng ito, Panginoon. Ikaw ang maging hukom ko. Yung particular issue na binibigay sa kanya, yung mga bintang, yung mga maling akusasyon. So yun lang na sinasabi ni David na siya ay walang kasalanan doon. Pero never na kiniklaim ni David na siya ay sinless or perfect. No? Kasi walang sino mang tao. Nakukuha niya ba ang perfect o sinless? So dito, hindi naman talaga problema yung sinabi ni David. Kasi baka pag nakita niyo, ba't si Haring David sinasabi niya sinless siya or inosente siya? Hindi yung sa buong buhay niya yun, hindi sa buong pagkatao niya yun. Kundi sinless siya or wala siyang kasalanan dun sa particular na akusasyon sinabi sa kanya. Kaya sinasabi niya, Lord, ikaw po ang hukom sa lahat ng ito. Kaya nga, okay itong ganitong panalangin ni David kasi parang nire-representa lang ni David yung cause ba ng mga taong matuwid na inaapi. Tama yun sa Panginoon. Tama lang yun na maging bahagi ka ng pag-iyak ng katarungan sa mga tao na naapi, na wala namang kadahilan ng inaapi. Halimbawa, kagaya, makababasa natin sa Acts, maraming mga mananampalataya ang pinatay, diba? Pinersecute. May kasalanan ba sila? Wala naman silang kasalanan eh. Bet sila pinatay. Bet si Silas at si Paul binugbog doon sa Pilipo, sa Macedonia. Anong kasalanan nila? Nangaral sila ng salita ng Diyos. And it's but right to say, it's wrong. Hindi tama yan. Ba, kagaya dun sa Amerika, may nangyari na isang estudyante na maril, no? Mali yun, di ba? Pagkakataon na yun, it's very important for us na sabihin natin o dapat merong hustisya. Bawa, nakita natin sa Pilipinas, ang daming namamatay. Okay lang yun ba? Hindi. Dapat sabihin mo, ang dami nang namamatay. There must be sort of a justice going on. Hindi yung porket mahirap ka, patay ka na. Hindi, mali pa rin yun. Kasi dapat, pagiging Kristiyano o mananampalataya o nagpagtitiwala sa Diyos, that you are becoming like God. Ang sabing ganun sa Bible, isa sa description ng God is just. Matuwid ang Diyos. Dapat nawa, habang dumalago tayo bilang mananampalataya, natututunan din natin yan. Makiisa, no? Doon sa ano yung matuwid.
Hindi yung ano yung baluktot, kundi ano yung matuwid. Kaya sa pagkakataong ito, David is representing the cause of the righteous. Halimbawa, si Jesus, nung siya ay hinukuman, dineclare siyang worthy of death. May kasalanan ba si Jesus? Wala. Sinless siya. Sa Revelation, may sinasabi doon, may mga kaluluwa ng mga matuwid na nananalangin sa Panginoon. They're crying for justice before God. Yung mga saints daw yun eh, that had been persecuted, murdered, and killed because of their faith in God. So, sinasabi ko lang po na yung walang problema dun sa ginagawa ni David, yung pagsabi niya na siya ay inosente, gusto kong ipaliwanag na yung innocence na sinasabi ni David dito, na siya ay matuwid, hindi siya makasalanan, hindi po yun. Kundi sa particular akusasyon na to, wala akong ginawa dyan. Hindi naman talaga ako nagkasala dyan. So, malinaw tayo doon. Kaya nga, itong panalangin sa Lord, pagtawag niya sa Lord, hindi po to isang bagay na negative. This is really positive because David is just portraying yung image ng Lord at saka yung I really believe it's the will of God that we side with the righteous sa every situation. Di ba? Alam natin, suriin kung ano yung matuwid sa hindi matuwid. Di ba? At ang mga pagsasabi lang talaga ng kagaya ng sinasabi ni David, no? Sa harapan ng Diyos, ay isang taong sigurado siya na siya ay matuwid. Kasi kausap mo na ang Lord eh. Alam mo, sabihin mo sa Lord, Lord, pagtanggol mo po ako. Bawa, pinagbintangan po ako ng rape. Eh, hindi naman po totoo yan. Eh, alam ng Lord yung totoo eh. Kunyari lang ha. Kunyari yung taong yun eh. Nang rape naman talaga eh. Papakinggan ba ng Lord yun? Hindi ka pwedeng maglokos-loko sa harapan ng Diyos. God understands everything. Kaya nga, nung ginagawa to ni David, he was so bold in declaring his righteousness on this issue before God because that's the truth. He is righteous before God on that case. Diba? And he is asking God to be the judge. Amen, Don? Amen? Amen. So, makikita nyo rin dito yung pagiging matuwid ni David at yung pagiging tama ni David dun sa kanyang action. Never nyong mabasa dito that David is taking the matters in his own hands. Ibig sabihin, ako nang bahala nito, Lord. Diyan ka lang sa gilid. Ako nang Google Pay. Ako nang magtatanggol sa sarili ko. Alam ni David, vengeance is mine, saith the Lord. Wala kang mababasa dito. Na David, bilang hari, di ba? Powerful siya. Pero hindi niya ginamit yung ganung power to get even with the enemy. Di ba? Eh tayo, minsan sasabihin natin, ako kung ako lang ganito, paktay sa akin yan. Diba? Kung ako lang may kakayanan, paktay sa akin yan. Pero si David may kakayanan, hindi niya pa rin ipapalagay yung sa kanya manggagaling yung parusa. Diba? It's really the Lord. Because at the end of the day, alam naman natin, sa tawag nga dito, tawagin mo yung buong kapuluan kasi totoo naman yan eh. Yan yung picture na may totoong katotohanan. At the end of everything, Jesus will be the judge. God will be the judge of every man. Diba? So, ang prayer ni David dito, ang response niya dun sa mga maling akusasyon sa kanya, yung naninira ng kanyang pagkatao, is really godly. May tama siyang perspektibo sa maling nangyayari sa kanyang katawan at ang kanyang pag-asa, ang Diyos, ang kanyang solusyon, yung kaparaanan ng Diyos, yung righteousness ng Panginoon. Eventually, yung mga tao, whether they like it or not, God would exercise judgment over people. Okay, done? Tapos dito, may isa pang maaring sabi niya, O righteous God, who searches minds and heart, verse 9, bring to an end the violence of the wicked and make the righteous
secure. No? So verse 8, let the Lord judge the people. Judge me, O Lord, according to my righteousness. Ito medyo, judge me according to my righteousness. Hindi niya sinasabi dito. Ulitin ko kasi sa Bible, we believe that all of us are unrighteous before God. It is only by grace that we are saved. Dapat hindi natin tinatanggal sa ating kaalaman yan. Yan yung tinuro sa atin ng Biblia. At alam natin, all of us are not righteous before God. Ulitin ko, maging malinaw, yung sinasabi dito ni David na judge me, ang lakas ng loob niya eh. Judge me, Lord. Eh, hindi ito yung kanyang buong pagkatao, kundi on that particular issue. Kasi ang tao, sa totoo lang, paglalapit ka sa Lord, sira ulo lang ang magsasabing, judge me, Lord. Hindi mo kilala ang Lord, hindi mo kilala ang sarili mo. Lalapit ka sa Diyos, sa iyong sariling pamantayan ng Diyos, i-judge ka. Matagal na nangyari yon. The Word of God says so. We have all sinned and fall short of the glory of God. Lahat tayo nagkasala eh. Kaya nga, mas maganda sana, sabi ko nung una, nung binabasa ko to, dapat ang sinasabi ni David, be merciful to me kasi yan ang mas bagay sa atin eh. Kaya gusto ko lang linawin na yung sinasabing judgment dito on that particular issue. Judge me, Lord. Sa totoo, lahat ng tao kailangan, hindi judgment ng Lord, kailangan natin mercy ng Lord. Kailangan natin ang mercy ng Lord. Pero ang judgment na sinasabi ni David dito, hindi yung tungkol sa eternal destiny ng tao niya o ng tao, ang pinakakahulugan ditong justice yung mga nangyayari dito sa lupa. Dumalabo na ba ako? O, lumilino. Ayokong tignan niyo ako ng ganyan na para bang may ginawa na akong masama sa inyo. Yung kasi sa lupa na yung pinag-uusapan dito, yung nangyari kay David, yung sitwasyon niya, yung may mga sinasabi sa kanyang mali. Ngayon sinasabi yung mga nangyari dito sa lupa. Halimbawa, bibigyan ko kayo dun sa Luke chapter 18. Si Jesus ang nagkwento dito tungkol dun sa isang balo na mahirap. Luke chapter 18 verses 1 to 8 tatayon. May storya dito ng isang balong mahirap. Araw-araw, lumalapit siya sa West, sa judge. Sabi, pagtanggol mo po ako. Ako ay may kasalanan sa akin ng taong to, bigyan mo ako ng hustisya. Yung West dito, sinasabi, walang takot sa Diyos eh. Pero araw-araw, lumalapit yung babae. Sinasabi niya, bigyan niyo po ako ng justice. May mga pagkakataon, di ba, sa lupa, may mga ganun tao na mahina, mahihirap, walang magtatanggol sa kanila. No? I really believe with all of my heart that ang Diyos, bilang mabuting Diyos, would love that on earth there is justice. May justice dito sa lupa. Kalooban ng Lord na maging maayos ka, na hindi ka gumagawa ng kasalanan sa tao, at kalooban din ng Panginoon na kapag may ginawa ka, may accountability, o may pananagutan ka sa Diyos. At importante ito lalo na sa mga mananampalataya, na maraming mga mananampalataya nangyari noon at maging nangyayari ngayon na napaparusahan sila. At sa mga susunod na araw, sa future, mayroong tinatawag na mga persecution ng mga mananampalataya na parusahan sila o marami sa kanila ay namamatay. Hindi dahil sa may ginawa silang pagsalangsang, kung hindi sila ay mga mananampalataya. So I believe this is also important towards that end. Kapag ka tayo, we long for this kind of justice kagaya ni David, na maging tama yung mga gawain, accountability dito sa lupa ng ating buhay, ng gaya ni David. Pag may ganito tayong katapatan sa ating puso, we will be the defender of the poor. Yung mga pagka may lalapit sa atin, tapos magkikwento ng storya and hingi ng tulong sa atin, kung tingin natin hindi niya kaya sa kanyang sarili, kung may kakayahan naman tayo,
I think we ought to be helpful din sa mga taong kagaya nito, mga mahihirap, hindi kayang i-depensa yung mga sarili nila. This is good justice. Diba? Kaya nga, sa Bible, malinaw din na ang Lord galit dun sa mga nagpe-pervert ng justice. May accountability sila, mga West na judge na nababayaran para mabaliktad yung justice. No? Kasi nangyayari naman yung ganyang storya, yung pagiging unjust ng mundo sa kanyang kapwa, sa lahat ata ng sulok ng mundo eh. Pero I pray na kapag dumating naman dun sa sulok ng mundo na may mga mananampalataya, they would exercise good judgment and maging kabahagi sila sa pagtataguyod na magkaroon ng katwiran ng tamang paghuhusga kung sino yung matuwid, kung sino yung baluktot. Di ba? Kapag ka ang isang tao kasi may ganitong pamantayan sa kanyang puso, nadidevelop sa kanya yung karakter na matuwid. If you're a good judge ng mga sitwasyon, ang tama at mali, alam nyo, nadidevelop sa atin yung ating karakter na tayo din maging matuwid. Kasi ano mat magiging judge ka ng mga affairs ng tao, anong tama at mali. Maraming ganyan na nagja-judge ng buhay ng tao, pero karakter naman niya ay hindi tama. Mali yung ganun. Pero kung totohanan na may pakikipag-ugnayan ka sa Diyos at nakita mo yung puso ng Diyos, kalooban ng Diyos, gaya ng nakita ni David sa kapuso at kalooban ng Diyos, no, madidevelop sa iyo yung pagiging just mo sa iyong sarili. At ito yung magtataguyod sa iyong karakter. Diba, may gagawin kang isang bagay. Nakita, uy, masama yan. Diba? Hindi tama yan. Mapipigilan ka sa iyong gagawin. May basura ka, tatapon mo sa kapitbahay mo. Oh, mali ito. Kasi hindi ko naman gusto yung kapitbahay namin, tatapunan kami ng basura. Diba? While doing that, ano nangyari? Nagiging firm yung character mo to do what's right. Nagiging upright ka. And I believe, siguro, without doubting, every one of us believe na ito yung gustong mangyari ng Diyos sa atin. Diba? At makatulong tayo sa pagpapatuwid ng tama at pag-identify sa mga kasamaan para hindi maulit. Justice before God is very important. Yan sinasabi ni David. Apaka-importante na may mga ganitong pangyayari sa buhay ko ngayon, inaakusahan ako ng mali, pero Lord, alam ko, ikaw ay isang matuwid na Diyos, tapat na Diyos, Diyos na may pagpaling sa tama, at pag saway sa mali, kaya sa iyo ako lumalapit. Kasi ikaw ay ito. Kaya yan yung prayer ni David dito. Makikita natin dyan. Yan yung saloobin ng kanyang puso. Okay ba doon? Tapos sa bandang huli, mula sa verse 10 na hanggang pataas sa 17, kita nyo iba na ang tenor ni David dito. Understanding, you know, na yung integrity ng puso ay importante sa Diyos, no? Naunawaan to ni David. Ngayon makita mo na iba yung confidence, iba yung lakas ng loob ni David ngayon to claim that sa verse 10 to 17, God will be his protector. At dahil dito, walang pagdududa sa puso ni David na ang Diyos ang magtatanggol sa kanya. God will be his shield against his foe. Kahit anong dami ng kalaban niya, may Diyos na magtatanggol sa kanya. Okay ba doon? So magkaroon ng ganong confidence na ang Diyos ay magtatanggol. Pangalawa, makita natin na sinasabi niya dito, ang Diyos ay matuwid, kaya nga dahil matuwid ang Diyos, siya na yung magpapahiwatig ng kanyang galit dun sa mga masasama. Basahin niyo yung 10 to 17 nung binasa natin kanina. Yan sinasabi ni David, dahil Diyos, ikaw yung matuwid, alam ko ikaw yung galit sa mga anumang bagay na masama. Kaya kung galit man si David sa nararanasan niya, ang Lord mas galit. No? Kaya siya yung shield, siya yung katwiran ng Diyos, siya yung magtatanggol sa kanya. At pangatlo, sabing ganun, God will judge his accuser. Katunayan, kinote niya dito yung kinukot na scripture ito, na minsan, ikaw na nagplano ng masama sa iyong kapwa, ingat ka, pag hindi ka nagsisi,
baka yung pinalano mong sama, masama, babalik sa'yo. Naalala niyo sa Bible yung storya ni Esther, ni Haman, at saka ni Mordecai? Si Haman nagpagawa ng gilutina. Kasi si Haman hindi nagbabaw sa kanya pagka dumadaan siya dun sa harapan ni Haman. Galit siya doon, ayaw niya, mayabang siya. Kaya sabi niya, gagawa akong pakana para mawala si Mordecai sa presensya ko. Wala namang ginagawa sa kanya si Mordecai. Katunayan, si Mordecai sa maraming pagkakataon, nakatulong siya sa hari, naligtas niya yung hari. Pero hindi siya umahanap ng reward mula sa hari. Siya'y nagiging makatotohanan lang sa kanyang sarili sa Panginoon. Kaya nagplano si Haman dahil ayaw niya nung hindi siya binabaw ni Mordecai sa kanyang kayabangan, nagpagawa siya ng gulutina. Sabi niya, isang araw dito ko bibitin si Mordecai. So, to cut the story short, isang araw may nabitin nga dun sa gilutina. Hindi si Mordecai, siya. Kaya sinasabi dito ni David, ito yung encouragement sa atin eh. Hindi kayo talo. When you bring the matter to God, you understand that God is just. Maintindihan nyo din, maunawaan ang inyong puso na siya'y matuwid na Diyos, galit siya dun sa ginawa sa inyo. Yung masamang ginawa sa inyo, galit ang Lord yan. Tapos, ang Diyos din ang magkakanlong sa'yo, magtatago sa'yo. God will be your shield. Kumbaga, pinapana ka, ang Diyos yung nasa harapan ng lahat ng yan. He will be your protector. At bandang huli, kapag hindi nagsisiya mga gumagawa ng ganyan, huwag ka malungkot. Babalik sa kanila yan. Yung mga ginawa nila sa'yo, babalik sa kanila yan. Kaya nga, mga kapatid, we have relationship with Jesus our Lord. Maraming pagtawag ang Lord sa atin. At marami tayong hamon sa paglakad natin. May mga tao na loko sa atin. Parang normal na life yan eh. Parang may nakausap ako, kung lahat ng mga loko sa akin, pagsamasamahin ko na lang sa isang lugar eh. Tapos magdala ako ng dinamita, bomba, granada, kanyon, at pasabugin ko, ubos lahat sila eh. Pero hindi yun yung tamang approach. Ang tamang kaparaanan, pag may mga tao nagsabi sa iyo ng mali, is come before God. Bring the matter to God. Because when you do so, you will understand that God is justice, God is righteous, God will be your protector. And you'll understand that evil will not escape the eyes of God. Ang Diyos din ang gaganti sa inyo. Naalala ko may sitwasyon na parang personal testimony ko. May nangyari din sa buhay ko na, I believe, alam naman ng marami to, na yung church na pinaglingkuran ko for 17 years, isang araw, madaming mga akusasyong sinabi sa akin. Alam ko mali. Alam ko hindi totoo. Tapos may mga ginawa pa na pag naalala ko na nalulungkot ako. May simbahan na pinatayo, na pinagpagura ng mabuti at binuhos ko yung effort ko. Tapos isang araw doon sa pintuan ng simbahan yung nakalagay, Rey Farol, Norman Dagdag is no longer connected with this church. Wala akong ginawang masama. Wala akong kasalanan. Ang purpose ko lang, siguro kaya nagalit sa akin kasi gusto kong iligay yung church sa tamang structure. Nakita ko na hindi tama yung leadership ng church. Kaya ako bilang pastor ng church, ako din willing magpakababa, bumaba. Para sabihin hindi ako nagnanakaw ng church. Hindi power grab. Para isang araw, yung simbahan maging simbahan na talagang tunay na magsasamba sa Panginoon. Yun lang motivation ko. It's really to bring God as the center of the church. Kasi alam niyo naman, noong nag-umpisa ako sa simbahang yan, wala talaga akong training. Hindi ako pastor, CPA ako. Kaya lang, nung time na yon walang mag-lead sa church na pakiusapan akong mag-lead.
Pero ang condition ko noon is I will study about everything habang ginagawa ko to. Hindi lahat ng tinuro ko tama nung panahon na yun. Mali. Pero ang pangako ko sa Lord, pag-aaralan ko, I'll do my best to bring the church to the right structure. And I will not be afraid na gawin yan. So ito lang process ng heart ko. Gusto kong gawin tama lahat. Hindi tama sa pananaw ng iba. So nagalit sila. At mula nun, nagkaroon ng problema. Nung habang paalis na kami, yung parang feeling ko, sabi ko, parang kinasuklaman ako, pinalayas ako. Pinahiya ako sa mga tao. Tapos maraming mga fake news na kumikilos dun sa village. Mga naririnig ako na alam ko hindi totoo. Pero sa mga naririnig ko, hindi ako nagre-respond sa kanila. Binilinan ko yung pamilya ko, si Sen. Yung mga anak ko, matatapang yan. Pero sabi ko, kung mahal niyo ako, huwag na huwag kayong gagawa ng mali. Continue to be righteous. Hindi niyo kailangan ng pagtanggol. Naalala ko yung bunso ko, kinausap ako noon eh. Sabi sa akin, pa, okay ka lang ba? Na kita ko yun as a challenge to me. I'm okay, anak. Because God sits on His throne. Ang Lord ang bahala sa akin eh. Time na yun. Pagkatapos ng 17 years, kita ko sarili ko, wala akong trabaho eh. Wala akong trabaho, wala akong gagawin. Wala akong simbahan. Tapos much worse, yung mga tao na minahal ko sa buhay ko, yung may mga parang heroes of faith ako na mga nag-counsel sa akin. Iba sa kanila sinabi, I have abandoned the ship. Kayo naman, nandito naman kayo mula noon. I never abandoned the ship. Kasama niyo naman ako eh. Pero may mga ganong well-meaning na pastor, at least I know of two of them, na sinabi, I have abandoned the ship. The more that it hurts me, kasi hindi totoo eh. Tapos yung isa naman, sa kabila, sabi, I have stolen the ship. Sabi ko, anong nangyari? Isa, ninakaw ko yung tupa. Isa, inabandon ko yung tupa. Talagang wala akong pupuntahan. Kanino ako manganlong? Ayun, sa Psalm 7, tinuruan tayo. Report the matter to God. Let Him be the judge. Yun. And the Lord will vindicate you. Hindi ka talo. And if people would not repent from all their wickedness and their evil, it is the Lord who will. He'll be your shield. He will vindicate you. Kasi marami sa mga opinion ng maraming mga Christian, aping-api naman ang mga Kristiyano. Kasi luging-lugi ka. Ako pwede kong sabihin, mabira, naghirap ako ng 17 years, tapos ganito lang kahinatnan. Ginibab ko yung career ko. Ayoko nang sabihin ko magkano kinikita ko nung ginibab ko yung career ko. Pero mayaman ako nung ginibab ko yun. Tapos after 17 years, pobre na ako. Wala na akong pupuntan, wala akong trabaho. But it's God. Sabi ko, Lord, kayo na po yung ano, bahala sa akin. Wala akong alam gawin. Wala akong planong iba. And I'm hurting that time. Pero I thank God. He can sustain us in all those hurts. Diba? Let's maintain our integrity. Continue to do right. In time comes na darating sa buhay natin, persecuted ka. Minsan mahal mo sa buhay, kapamilya, mali ang sinabi sa'yo. You know yourself. Kapag ka alam mo nagkamali ka, be humble and repent. But if you know you are right, maintain your integrity. The Lord will be your shield. The Lord will protect you. I thank the Lord. Share ko na lang din. After nung time na yon, wala akong gagawin. Nag-start ako ng business. And God has been so good. Tomorrow, mag-start kami ng second branch. Pray for us. I have no ambition but to worship God and glorify God in my life. Ganon din tayo. Hindi tayo talo, mga kapatid. We're winners, true and true. If we stay by the side of God, maintain our integrity of heart, yung katapatan ng loob will shield us from the pain and from the anger of this world who hates us because we truly want to the will of God for our lives. Amen ba doon?
God is very good. Kaya importante po sa akin, never call me pastor. I'm not the pastor of this church. Ang pastor po natin si Pastor Norman, Pastor Vince, Pastor Raymond. Sila yung tatlong pastor po natin. Call me Brother Ray para mawalang sa isa yung akusasyon sa akin, nag-steal ako ng ship. Wala akong tupang inaalagaan. And for so long, I even didn't go to the pulpit. I didn't accept pulpit responsibility. Parang ma-declare sa lahat na wala akong ambisyon na nagtayo ng sarili kong simbahan. Yung ganun. Wala akong ambisyon towards that. My desire is that God be glorified in the church. And the right church structure and leadership be in the church. Yun ang desire ng heart ko. Ganun. At hindi rin po ako nag-abandon ng ship. You know that, di ba? True and true, magkakasama tayo. Because I love the Lord. And the integrity of our heart, no, is very important. Yan yung po yung topic natin. It will save us. And God will vindicate us because of our integrity of the heart. God will save us because of our integrity of the heart. Okay ba doon? Let's thank the Lord. Let's pray. Dakilang Diyos ang amin pong mataos na pasasalamat, taos puso po, buong linaw po, nakita namin. At maging hamon din po sa amin na dito po sa aming mga buhay, kayo po ang maitaas namin. Na ang puso po sana namin naging tapat sa iyo. Huwag kami magduda sa iyo, lalo na sa mga panahon na nalilito kami, lalo na kapag kami mga boses na naririnig kami kabila, hindi namin alam kung anong sinasabi nila. At hindi po namin maugnay sa aming buhay kung ano yung mga akusasyon nila. Ang alam po namin, mali ito. Kapag kami ganitong pangyayari po sa aming buhay, patatagin mo kami. Nawa ang salita mo maging malinaw sa amin. Tinuturuan kaming maging tama sa lahat ng sandali, lalo na sa panahon ng aming matinding kalungkutan sa mga maling mga akusasyon sa amin. Keep us standing for the truth. And may through the integrity of our hearts, may we be vindicated, not by people, but by you, O Lord God. You, Lord Most High. In Jesus' name we pray. Amen.